Hola chica, madre pa. This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, tayo ay maggagawa ng review about sa lutuan na pilihin natin. So, sa video na to, hindi naman ako, para ako ano eh, naalala ko talaga yung pag nag-report ako sa school. Hindi ako siniseryoso ng mga classmate ko kasi hindi ako magaling sa presentation. Pero, masama sa inyo, may matututunan kayo sa akin. So, unang-una, last time, di ba, nag-ano ako, gumawa ko ng review dun sa Migas copper pan ko. At majority of my videos, may kita nyo, yun ang gamit ko. So, nanotice ko kasi, baka matibay pala to, kahit sa salagang 600 lang yun, na nabili ko na for only 600. Nagagamit ko siya sa for all seasons ng luto eh. Pero dumarating tayo sa point ng buhay natin sa kusina na hindi tayo nakukontento. Like kunyari, gagamitin natin yung ganong lutuan pero magluluto lang tayo isang itlog. So sabihin natin, sayang sa, ano, sa mantika. Or magdito tayo ng isda. Isang isda lang pero dahil malaki yung lutuan natin, magastos tayo sa mantika. So doon ko naisip na kailangan ko pala pagka isa lang o maliit yung lulutuin natin, eh maliit na lutuan din na gagamitin natin. So, umorder tayo sa Shopee through the approval of my wife na sabi ko, pabili naman ako ng ganito na hindi ko nahihirapan araw-araw magluto. So, ayun, nagkaroon ako ng approval sa kanya na dalawang leading sa camera. Ito nga pala yung binili natin mga pepa. Migas, 8 pieces po kuya set. So, ito, Migas pa rin. So, sabi ko mga pepa, ang Migas ay proven and tested ko na to. Kasi, ayan nga, mapakita ko sa inyo to ha. Dala, kasi nandun yung traps ko eh. So ito yung pinili ko noon. Pinakita ko to last October. Meron na ako doon views na ano yun, 1,000 plus. Tapos yung boses ko doon para ako merong ano, bronchitis. Yung mga nanginig-inig pa. Kasi ginawa ko yung dubbing noon. Ano, eh. Habang nagkatrabaho, kaya rin yung ventilador. Kaya ito na yung gagamitin ko na. So makikita nyo to pala. Ito pare, mga repa, isang taon ko nang gamit to. Makikita nyo, hindi man lang siya masyado nabubog. Matibay pa rin siya. Kasi ito yung ilalim, ang ginaganda kasi ng Migas kasi, non-stick siya. At saka pwede mo siyang gamitin sa regular na stove, tapos sa electric stove, or yung mga kung ano mang stove meron kayo sa buhay nyo, eh magagamit ito kahit saan. Kasi may makikita pala kayo sa ano, dala nga, ipopos ko muna, tapos kukunin ko yung ibang props ko. Dala. Okay mga repa. So dito pala sa box na to, babasahin ko sa inyo kung ano to. Migas 8 pieces cookware set. 6 ways to cook. 8 piece set. Number 1, 3 quarts saucepan with glass lid. Tapos yung isa, 8 inches fry pan with glass lid. Pangatlo, 2 quarts sauce pot with glass lid. And then, yung isa is 5 inch fry pan with glass lid. Sabi dito, ceramic na stick coating siya. So, pagka ganun, ceramic na stick coating, ang bawa pag nagluluto kayo ng tosino, itlog, or anything na sticky, doon. Madali lang siyang, ano, pag nagluluto kayo, konting mantika lang, hindi masyadong didikit. So, pag huhugasan nyo na yan, ibabadyo lang ng konting tubig, tapos sponge lang na, ano, na kahit foam lang, kaya-kaya nyo nang agad hugasan yun. Then, stainless steel induction base. Ito yun yung ilalim natin mga repa. Oo nga, one time pa lang may nabili ako sa SM. Ganito rin yung itsura, 600 pesos isa, ganito lang kaliit. Nakakalimang luto pa lang ako, nakita ko yung ilalim. Nakakalawang agad eh. Not like nga yung pinakita ko sa inyo kanina na square pan na Migas. Until lang, okay na okay pa rin siya. Then, oven safe tempered glass lid. So, kung gusto nyo mag-bake, ito gamit nyo, ay okay din daw siya. Tapos, sa oven, up to 662 degrees Fahrenheit siya. Then, what else? Meron pa dito sa box. Bago ko bigay sa inyo yung personal info about this one. Now, yun lang yung meron dito sa ito. Now, i-explain ko sa inyo itong ano, kasi may nakita ko mga reviews about dito sa Migas pans na napansin ko na nakita ko yung handle nila, diba? Ina-assemble pa.
masasabi ko sa inyo yung mga ganun, marurupok yun eh. Ito kasi, yung sa saliga sa ganito, may kita nyo to, stainless siya, tapos naka-fix na kagad siya. Masasabi ko sa inyo ito, matibay talaga, dahil nga yung ginamit ko yung ligas ko, ligas square pan, wala akong naging problem dun sa handle. Talagang okay na okay lang siya, okay sa hugasan, ang bilis, hindi siya time consuming pagka naghuhugas ka ng, ano, ng kunyari na pinaglutuan, no? What else? Ito, halimbawa ito, dito sa, napili ko lang itong ligas, 8 pieces cookware set for 1,500 sa Shopee. Hanapin nyo lang ito, yung ligas. Basta always look for the brand ligas. Bakit ito ang nirecommend ako? Kasi ako tulad ako, hindi naman ako madaming pera o wala masyadong pera pero mahiling magluto. So kung bibili ako ng mga branded o quality talaga, siguro ang isang lutuan, ang ganito is aabot ng 1,000 pesos eh. So imagine mo ito, nabili mo lang ito, ceramic na siya for 1,500, apat na yung nabili mo. So ito kunyari, may gagawa ka ng sauce, ito yung gagamitin ko. So may kita nyo na sa mga upcoming videos ko, ito yung mga gagamitin kong mga ano, at doon nyo na makikita yung talagang actual use or review nito. Now ito kunyari, kasi imagine ninyo, magluluto ako kunyari ng ano, ng pritong, ano lang, pritong isang tilapia lang. Kasi gagamit ka ng isang, ano, isang malaking kaldero. So siyempre, yung mangyayari nun, mandahin mo kailangan mantika na ilagay para lang malubog mo yung isda. So doon ko naisip, kailangan muna na mas maliit na lutuan. Now, ito naman, napansin ko kasi, pag ginagamit ko naman yung isa kong ano, casserole na pan, pagka binivideo ko na, hindi masyado makita yung sauce tsaka itsura ng ano ko kasi sobrang lalim. So pag magluluto ko ngayon, ito na gagamitin ko, at least ito, kitang-kita yung sauce dito, kitang-kita yung niluluto ko. Tapos, ito naman, ganun din. So ito, mostly, papumbor sa akin itong mga luto na ito kasi binivideo ko yung mga niluluto ko. So, what else? Basta, makikita nyo naman dun sa ano ko, sa video ko sa, ayun nga, makikita nyo, mayroon ako bigas, square pan review. Yun yung unang-una ko. At yung makikita mo sa mga videos ko na ginagamit ko talaga itong Migas cover pan. So paano mga repa sa mga lalaki diyan na in charge sa pagluluto sa mga maliit sa bahay nila. Try nyo to mga repa, hindi kayo magsisisi, sabihin sa inyo sulit as ito. Pero mag-a-add pa ako ng videos dito. Magluluto ako gamit isa-isa itong mga to. So this is Kuya Niki again. Till next video again. Have a good day everyone. Okay mga repa, so ayan, pinyagan natin to, magluto tayo ng tocino. So sa ganitong lutuan na non-stick, kalimba ako magluto ay yan, mapapansin nyo hindi talaga dumidikit. Tapos kung magluto ay ng isda, kahit hindi pa masyadong luto, pwede nyo na i-flip. Not like sa mga ordinaryong kawali. Tapos yan, pag maghugas, babad nyo lang. Then after a few minutes, gamit kayo dito ng delicate na sponge. Huwag kayong gagamit ng heavy duty o kaya yung mga steel na sponge na pangluto, panglinis talaga ng mga kaldero kasi ubos talaga mangyayari dun sa coating niyan. So ayan, mapapansin niyo mga repa, ang dali na niyang hugasan din. Ayan, tapos mamaya ibibigyan ko kayo ng comparison na papakita ko yung binili ko sa SM tapos compare dito sa migas na mga pans. Ayan, mapansin nyo, ayan, makapal siya mga repa. Tsaka yung texture niya, hindi basta-basta matutungkab yung coating. Not like yung binili ko dun sa Lazada na isa na, no, na Korean. Ay, ubos ka agad yung coating. So, ito, yung sa SM binili ko mga repa, oh. Limang luto pala, nangitim na. Tapos daming kagad gas-gas, kahit anong ingat ang gawin mo. Tapos yung handle niya, lumuluwag. Kailangan lagi mong higpitan. So, ikaw ay hindi mahilig mag-alaga, siguradong sira agad sa'yo yung ganitong mga lutuan. Tapos ito, yung migas, mahigit, almost 1 year na sa akin to. At mapapansin nyo sa lahat ng vlogs ko, ginagamit ko to. So, bukbuk sarado sa akin to. Pero mapapansin nyo, yung ilalim, ang ganda pa rin. Tapos yung loob kanina dun sa labas,
eh wala masyadong gasgas. Tapos yung handle niya talagang kapit na kapit. So kung bibili kayo ng migas na ano, make sure yung bibili nyo eh nakadikit na agad yung ano, yung handle. Okay mga repa, na timing pala, ginagamit po rin namin dito yung migas copper pan. So hindi lang siya sa pang-ordinaryong pangluto, pwede rin natin gamitin ng migas pang steamer. So ayan, mapapansin nyo mga repa, nag-steam tayo ng siomay dito. So itong migas copper pan eh all around talaga, hindi kamahalan pero quality at talagang subok na, proven and tested mga repa. So again, this is Kuya Nikki. Just wanna say maraming salamat mga repa sa mga nagla-like, nagko-comment, nagsasubscribe, basta nag-review. Maraming salamat sa inyo mga repa. Until next video again, this is Kuya Nikki. Just wanna say thank you everyone and have a good day.